Okay guys, I'm back with another video. So ngayong gabi ang update ko ay tungkol doon sa bagong incentive ng 5-1 talk, okay, na for this cut-off for from July 16 to 31 dapat ay maka-perfect attendance ka para makakuha ka ng incentive na 300 pesos, okay? So, ano bang update ko dito? Actually, itong topic na to nabanggit ko na in my previous video, okay? Pero iulitin ko lang ulit, okay? So, kahapon kasi guys, biglang umulan dito sa amin, okay? So, unfortunately, I wasn't able to bring my umbrella, so medyo nabasa ako sa ulan, okay? Pero konti lang naman, but then starting kagabi, medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko, okay? Now, when I go to school, sa aking job, okay, as a secondary school teacher sa public school, okay, talagang dun na, okay, may iba na yung pakiramdam ko. I think para akong tatrangkasuhin kanina, okay? As in, yung mata ko para siyang on fire, yung parang maap-mahap din na mainit, okay? Yung throat ko, tuyo, parang sore, yung joints ko, especially yung sa tuhod, pakiramdam ko, nawawalan ng force, okay? Mabigat yung ulo ko, masakit ang ulo ko, okay? So, yun. Okay, salamat, pasalamat nila ako kanina. I only have 3 classes. Okay, tatlo lang yung klase ko kanina. But then, I have to go out and go somewhere para for other errands. Okay, so, yun. Okay, pero I was able to finish my lesson. Okay, kasi guys, ako kasi yung teacher na marami na kasi kami nasayang na panahon in conducting the different reading tests that we have. So, gusto kong mag-rush kasi malapit na ang first quarter exam namin at gusto ko naman na natutunan sa akin yung mga bata. Okay, pero actually, if I will be honest, okay, meron pa kami nalalabing, what do you call this one? Kasi last year, nagkaroon kami ng calamity here sa province namin, yung bagyo last year. So, we are entitled to 3 days of leave. Okay, calamity leave na pwede na lang namin gamitin until the end of July, okay? So in my case, my co-teacher na friend sa school advised me na mag-absent, okay? Gamitin ko yung leave ko para naman mabawasan, okay? Pero on my part kasi guys, hindi ako sanay mag-absent, okay? Nung estudyante ako, bihira akong mag-absent or I did not, okay, hindi ako nag-absent talaga. Okay? Except yung one time nung grade 8 ako na talagang masakit yung ulo ko, I have to go home. Pero aside from that, hindi ako nag-absent. Okay? Elementary, high school, college. Okay? So, yun. Nagkasakit ako. Masama ang pakiramdam po. So, kanina, pag-uwi ko ng bahay. Okay? Late na rin ako naka-uwi kasi mga magsisix na ata yun. Okay? And then, pag-uwi ko, I really rest. Okay, I really lay down on bed and then I rested and then nagising ako mga 7:30, okay? Buti na lang, 'di ba? I told you guys, I usually open 4 slots every weekday evening. That is from 8 to 10, 8 p.m. to 10 p.m. Unfortunately, hindi pa na-book yung first class ko 8 to 8:30. So, clinose ko agad siya kasi alam ko okay, madalas mangyari sa akin to at the last minute, okay, may nagbubook. Okay? So, kinlose ko siya para makapagpahinga ako. And then, nagulat ako pag gising ko. It's already 7:30. Okay? And usually, I prepare for my classes 1 hour before. Okay? So, anong nangyari? When I woke up at 7:30, kumain, masama pa rin yung pakiramdam ko. Pero, pinush ko talaga yung sarili ko para magklase kasi I want to receive the incentive, okay? So, ulitin ko guys, yung perfect attendance incentive ng 5-1 talk, it's not only about your attendance, okay? Dapat, wala kang late, okay? Dapat, wala kang leave early, okay? So, advice ko sa inyo guys, usually what I do, okay? Ang advice ng 5-1 talk, you enter your classroom 3 minutes before the time. Alam nyo yan, kasi pag 3 minutes before the time, may magpa-pop up na reminder sa baba ng AC, right? Okay? So, pero ako, usually what I do, okay, especially kung natapos ko yung class ko ng, yung unang class ko ng mas maaga, okay, nag-exen ako. Pag hindi naman natapos, nag-exen ako. Okay? Pero usually, nag-enter ako around 2 minutes before. Okay? 2 minutes before. Doon ako nag-enter. Okay? Para may time akong mag-prepare pa.
Okay, for example, kanina, yung song, medyo hindi ako talaga familiar dun sa song na kailangan kong kantahin. So, nakinig muna ako sa YouTube. Okay? So, yun, perfect attendance incentive. Walang absent, walang late, walang leave early. Okay? So far, from July 16 up to kanina, ngayon is July 23, wala pa akong any late, okay, any absent, okay, kaya I'm really aiming, ilang araw na lang guys, okay, 24 na bukas, ilang araw na lang, sana makuha ko yung perfect attendance incentive, that 300 pesos, okay, hindi naman dahil sa pera lang ito guys, okay, parang achievement ko na rin to sa part ko, kasi from my first cut off here sa 5-1 talk, ngayon lang ako wala pang absent so far. Okay, malaking tulong talaga guys yung LAN connection ko. It really helped me a lot. Ngayon hindi na ako namo problema kahit na mag-enter ako 30 minutes before the start of my class, I can. Walang problema. Unlike before talaga na nung naka-wifi lang ako, problema ko ang connection. Pawala-wala. Okay? Now in terms of internet naman, hindi ako makapag-advise kung ano yung pinakamagandang gamitin nyo. Kasi, yun nga, yung sa akin kasi, local internet and cable provider siya. Okay? So, yun nga, may choice ako kung mag-upgrade ako. Like I've told you, pag nag-upgrade ako ng 35, up to 35 Mbps, I have to pay 900 instead of sa plan ko ngayon, na which is 500 pesos. Okay? Pero pag-iisipan ko, in the future, I might upgrade. Okay? Kailangan ko rin siya. Okay? So, yun. In terms naman sa booking ko, so far, okay naman siya. Okay, may mga, yung Sunday ko kahapon, bokya siya. Bokya pa siya. Pero ngayon, meron nang nagbubook. Okay, kaya, masaya pa rin. Okay? So, yun. Sana guys, makuha ko itong perfect incentive. Okay? Perfect attendance incentive. Goal. Okay? Ah, I forgot. Okay? So, yun nga, nag-start ako ng klase kanina. Sabihin na natin, mukha akong pera dahil gusto ko yung perfect attendance incentive. Okay? But it's more than that nga, it's a feeling of fulfillment, okay, on my part, okay? So, I was thankful na nagklase pa rin ako, hindi ako nag-cancel, okay? Kasi while I was having the class, nag-start akong mag-sweat, okay? Nag-start akong mag-sweat. Then, yung heaviness ng head ko, yung sakit ng ulo ko, unti-unting nawala, okay? Actually, meron pa ngayon, pero itutulog ko lang to after this, okay? Then, okay na siguro ako bukas, okay? Kaya na. So, yun guys, masasabi ko lang, keep on holding on kasi may mga nababasa rin akong comments sa mga videos ko dito sa YouTube, okay? Yun nga, yung may na-disappoint na sa penalty, parang pinanghihinaan na sila ng loob. Ganyan din ako nung una, guys, okay? Siyempre, manghihina talaga yung loob mo na. Kumikita ka ng pera and then yung kinita mo mas malaki pa yung ikakalta sa'yo. I know the feeling. Kaya ngayon lang ako walang penalty. Ngayong cut off. Pero hindi ko sinasabing wala ha. Baka mag, ewan ko lang. Pero I'm hoping sana wala na aberya ngayong cut off para maranasan ko naman yung magka-incentive. Okay? So, advice ko lang for penalty ganito. If ever talagang hindi mo kaya at kailangan mo mag-absent, okay? Kailangan mo mag-absent. Inform lesson support, okay? Kung kaya mo nang mas maaga than 30 minutes, inform them na hindi mo kaya. Okay? And then, kung hindi ka pa tumawag within 30 minutes at talagang, kung may nagka-problema sa internet, okay? Inform mo sila. Inform mo. Alam naman nating palaki ng palaki yung penalty habang dumadaan yung minuto, okay? Bago mag-start yung lesson. Pero, we have to accept the fact, guys. It's the truth. Wala tayong magagawa doon. Okay, so ang gawin na lang natin, find ways para malusutan natin itong mga penalties na to. Okay, and then, based on my experience, guys, yung pagsasubmit ng ticket so far, ako medyo disappointed na ako doon eh. Kasi lahat ng sinubmit kong ticket, puro negative. Okay, puro negative. Even if problema naman ng AC ang nangyari, wala pa rin silang wala pa rin action. Ang sasabihin lang nila sa'yo, okay, there's no known issue with the AC during this time, blah, blah, blah. Please try to make sure. Ibabalik nila sa'yo yung make sure your internet connection is okay, things like that. Hindi nila aaksepin yung fault nila. Okay? Ibabato ulit sa'yo. So, sa akin, siguro,
last cut off nakadalawang file ako ng dispute penalty removal, walang wala namang nangyaring positibo. So yun, kung kaya ko namang iwasan yung mga issues, penalties, iwasan ko. Okay, pero siguro kung nagka-issue ako ulit, nagka-penalty due to their problem, siguro hindi na ako magpa-file or I will think hard kasi nakaka-disappoint lang. Yung, alam mo yung ginawa mo naman yung part mo para i-defend mo yung self mo, pero at the end, wala rin. Okay, so nakaka-disappoint. Okay, so yun, ipabalik nila sa'yo lahat. Okay, issue mo sa internet, okay, kung sakaling power interruption naman yan, they will say, make sure you have your backup. Okay, backup equipment. Okay, things like that. Okay? So, yun lang masabi ko for now. Yun talaga sa absences, inform them ahead of time kung kaya. Okay, kung kaya. Kasi based on my experience, guys, di ba ang sinasabi nila, the maximum number of absences that you can incur in a certain cut-off na wala kang, na hindi malalaking page mo is 3 to 4. Actually, 3, medyo delikado na yun. Pero in my experience, guys, sa first and second cut-off ko, sa first cut-off, nagka-7 absent ako. Pangalawa, nagka-8, tas nalock yung account ko. Okay? Actually, ayun. So, nung sa una, napansin ko kasi nung sa first two cut-offs ko, pag minsanan ka atang tumawag ng lesson support, okay? Pansin ko lang, ah. Pag minsanan kang tumawag, kumari, I want to cancel my class from I want myself to be tag absent. Okay, another. Wait. We can say, I want to be tag absent for my classes scheduled at 2030, okay? Pag sinabi mo siguro ganun, counted as one lang yun. Kasi, ang ko, naka-7 absent ako nung first cut-off, pero hindi ako na-lock eh. Itong pangalawa lang, kasi naka-8 ako. Okay? So, na-lock yung page ko. Okay? So, ganun. Okay? Pero may nangyari din sa akin, guys, na kumari ganito. Kasi unstable nga yung internet connection ko nung kasi wifi lang. For example, nag-cancel ako ng dalawang klase, magkasunod yun eh. Ang nangyayari, bumabalik yung internet ko. So, disadvantageous din yun. Okay? Advantage, tumawag ka ng mas maaga, mas mababa yung penalty. Yun nga lang, ang disadvantage is what if bumalik. Okay? Kaya yun guys, kung kaya nyo talagang solusyonan yung internet connection nyo rin, kunin ng paraan para hindi kayo magka-absent. Ako so far ngayon, okay, ang ganda. Ang ganda ng connection ko sa internet using my LAN cables. Okay? So, solve ako doon. Okay? Okay. Doon sa nagsabi din na meron din nag-chat sa akin before. Hindi naman siya chat, yung comments sa video ko sa YouTube. She's a new teacher here sa 5-1 Talk. And then, parang, unang-unang class ata niya, unang-unang araw niya, is nawalan sila ng kuryente. So, nalock bigla yung page niya kasi siguro magkakasunod yung class. Okay? So, kawawa naman. Okay, kawawa naman siya. Pero, hindi ka nag-iisa, girl, okay? Unang araw ko sa 5-1 Talk, that is May 30 or 31, okay? Ang in-schedule ko lang nun is 2 classes, okay? Kasi subukan ko lang. Diba, end of cut-off na yon ng May 16 to 31. So, ang ginawa ko, nag-open lang ako ng 2 classes for May 30 or 31 para ma-experience ko, okay? Kasi ang bala ko na mag-i-start ako na talaga ng June. Okay? Girl, nawalan din kami ng kuryente. Nag-start, alas 8 yung klase ko. 8 o'clock p.m. yung klase ko. Nawalan kami ng ilaw ng 3 p.m. At diretso na yun hanggang alas 10 ng gabi. Imagine, hindi ko ma-explain din yung disappointment ko, yung agitation ko that time. Sobra akong worry, sobra akong naiinis. Pero ma-advise ko lang siguro guys, okay? Natuto na rin kasi ako. Do not stress about things you cannot control. For example, yung pagkawala ng kuryente. Kasi wala nang magagawa yung ma-stress ay yung, ay ano ba yan? Nakakainis, nakakabwisit pag yung pawalan ng ilaw. Pag ginawa mo yun, sino bang maapektuhan? Di ba ikaw lang? Okay, so ang gawin natin, pag sakaling mawalan ng kuryente, keep calm, okay? Keep calm. And then,
call lesson support, magpatag ka as absent, okay? I think mas effective yun kaysa sa mismo ikaw yung mag-self-tag. Kaysa mag-self-tag, mas effective sa kanya kasi at least inform mo sila. Okay? Na-tag absent ka, at the same time na-inform mo sila. Okay? So, I think mas effective yun. Okay? So, going back, before ako mag-end, yun nga, yung first day ko din na nawalan ng ilaw, ay, naku, naisip po na rin no na this is not for me, parang, dapat pa ako dito sa 5-1 to, ano itong nangyayari? No! Ganun din ako noon. Okay? Pero, until now, meron pa rin akong mga issue with 5-1 talk. Okay? Pero, gaya nga ng sabi ko, ang motivation ko kasi guys ngayon is matapos or magstay ako dito ng 2 years, mahaba, kasi yun yung holding period para doon sa TESOL and TEYL certificates. Okay? Gusto kong makuha yun. Okay? So, as long as kaya pa, I will stay here sa 5-1 talk. Okay? So, yun muna ulit, guys. Yun muna ang update ko ngayon. Medyo blur, medyo muddled na naman yung mga ideas ko dito. Pasensya na, okay? Hindi pa ako masyadong magaling. Okay? And then, hindi ako mukhang pera, ha? Okay? It's just that gusto ko lang talagang makuha yung perfect attendance incentive. Okay? Para na rin sa sarili ko. Para malamang masabi kong may na-achieve ako. Okay? So, yun muna, guys. Goodbye for now. Okay?